Unforgettable nga teacher, ang teacher sa English nga may lesson about spelling nga nag-raise ako sa nga akong hand, pero in the end, hindi gali ako kabalo mag-spell. Ako mag-salita ng maayos na English, tinatulog ko lang sa nalamihan ako siya, tapos sabihin ko. The word at the time, second year high school, was the word facade. F-A-C-A-D-E. O, di ba? Memorable siya sa akin. Kapusubong ka, wala na ako sa spelling. Yung mga hindi ko malimta ng mga teacher, kaya mahilig ko sa math, mostly sa ila, math teacher. Pero ang trivia, pinaka-lowest grade ko sa high school, math, 83 lang yung grade ko. So, nag-ano ko kay mama na, mama, lowest ko yung 83 lang yun, tapos math pa. Pag iyan na galing oras sa subject, gina-nervous na ako kay man gabi, siya ka-stricta. Magunay nga pamatingin ko sa iya. Matuto akong mag-aaral na mabuti. Kaya pangakig sa kong salay mo mga sabay. Tapos the next day, gali, pagka-ambal sa teacher, oh, nakita niyo na ba report card niyo? Pagka sabi niya, magtuon ka mo mayo ha, kay gamay, nubo ginhatag ko sa inyo, ang highest lang, 83 lang. Yun pala, ako pa yung highest. Hindi ko malipatan sa high school kami, kay siya na ang nagatudlo sa mga sa una, economics. Known, well known, ginasal sa iya nga pagka-terror sa mga cue cards niya, nga kalit ka lang, bulagaon, questionon ka na dayon. So, tanan yung mga classmates ko, tanan halos yung mga batchmates ko, hadlok gina siya. Ang mga teachers nga hindi ko malimtan sa high school, ang muling nag-inspire sa akin, hindi lang sa academics nga magtuon, kundi pati na rin sa i-pursue ang akin nga inclination sa arts. Siya yung science teacher natin, ang dami kong mga natutunan sa kanya. Tapos, siya yung teacher na parang tanan ng estudyante, kailangan maghipos. Kahit hindi ka niya, hindi na kami kailangan ipahipusan tanan, pero maghipos ka ganda. Napaka-feminine niyang kumilos, tapos hindi marunong magalit. Pero ang bot nga, do ako, do at is ako siya. Tapos eventually, naging parang teacher's pet. Ikaw magsulat niya sa blackboard. Ito ako yung ginasuguya, pero may na-love ko rin yung economics that time. Naramdaman ko, na feeling ko high school pa lang, na alam na nila nga may inclination ko sa arts culture, especially sa mga dance, drama-drama, at gina-encourage ko na nila mag-join sa mga activities sa high school, magsaot, mag-perform. Yeah, so para sa iyaya, sindakon niya para magtuon ang mga estudyante niya. Isa na ka subject sa una, at tungod sa duwalang git ka-aro nga pakadto sa dalom kung paano mo i-join ang kahoy nga wala akong madrawing, gingaan niya ko si 29. Well, on her class, ay kutsu-kutsu kami ya, kutsu-kutsu, tapos hambal niya sa akin. Miss Portodo, kung ano, malagay na diskusyonan niyo ni Miss Watson, karon lang na patatapos ang klase. Hindi ko siya malimtan kay tungod sa chemistry, diba, isa kami. Nga kuno abi, diin ang mas mauna mabukal ang isa ka litro nga tubig, kagang duha ka litro nga tubig. Ang iya nga ginambal doon nga, kaya panes lang kuno boiling point sa tubig. Pero gin-experimentuhan namon. Tinaguna, gidya nagbukal niya ang isa ka litro nga tubig, tungod yung tayong iya nga quantity. Tapos, sabi ko, natapos na to. Naging reprimand niya ko. Imbatayan niya si mama ko. Ginambalan niya si mama ko nga, Bao, Mrs. Portodo, ang bata mo, pero tingin ka talkative. Paliyaw lang kung hambala siya nga kung hindi siya interesado sa subject. Basi, ang iyan ko pa, interesado mamati. Ginlusi ako ni ma'am tungod may isang una, may isa kami ka-classmate nga gabaligyabing ka. So, pagbakal naman sa bingka, ginakuha na naman ang bingka, kagang plastic, wala na naman ginakumos dayon, ginapahabot na naman. So mag-abot ang teachers, mag-abot ganyan ang maestra, kundi mag-good morning kita, matindog kita, or mag-good afternoon. Pagpungkos ang classmates naton, ginabutangan naman sa ilang mga bulik.
Kapag pungko nila, hindi marupok, mambal kami, baka tunog-tunog sa utot ni mo ba? Ang muna, kadlaw na kami na kadlaw, hasta asa matapos ang klase. Nagturo siya ng music, tapos yung pinag-example niya yung kanyang kamay, yun ang ginawa niya parang guitar. Ang always yan ang ginambal for me sa amon, bago mag-exam, ay yung words na cheating is a founder of graft and corruption. Siya ang nagtudlo sa amon sa panahi. Ang makita mo yung detail kung paano siya magtudlo bala sa proper nga pag-execute sa panahi. Kaya hindi ko nga sa malintang, kaya yung guripat din ako na hindi lang sa tiyan, hindi sa nipple ang kusit niya sa akin. Na muna hindi ko sa malintang. Siya ang amon nga advisor sa folk dance. So sa folk dance, the way naman siya magtudlo sa amon, discipline. Hindi ko gimalimtan, siniya sa akon, Cleof, dali, di ba lang Cleof? So, nga mamaw, iliada, binang imo nga nga likod, iliada, para nami ang tanawon sa imo nga likod, nami ang imo execution. Tising ko, sige ma'am, tapos isa pa, Cleof ha, tandaan mo ang imo nga kamot, pero may extend, hindi ka mag-limit sa imo nga nga kamot. Kaya mo nang nakita ang beauty pag na-extend. A Filipino teacher na siya naton, tapos naging advisor na naton. Stricta na siya kayo, pero maboka, palakwento. Tapos ang iba, they find it na do ka stricta nga, do ka ano nga, do hindi sila at is kay sa inaa teacher. Pero ako, I find it na nang amunayaya, weya nga para respetahon siya sa mga tao. Yung parang niya nga, amunayaya tatak. Ang third year ko. Una ko nga nakagan sa nag-high school ko sa BCC. Kay isang nangadi na mag-start ng klase, sa tunga-tunga, nag-amin kuya. Ako lang yung isa yung nag-ambal amin. Kaya nangamigin pag-uwi ako sa klase. Wala kami mo, nag-uwaman ko. And dito lang ako tambay sa canteen. Kaya... Ma'am, sa tudlo. Mula na. May na. Siya pala very strict. Gidya siya. Pero sa iya ko natunan ang discipline. Bala nga maghimo sa journal, notebook, kung anong inhimo mo sa balay. Kaya nakapilitan ni Kuya E nga makubra sa ulo brown sa balay. Kaya ang ako tatay, hindi sa magpirma, kagmambal sa nga, wala ka ba ng hugas pinggan? Ngayon butang mo na ng hugas ka pinggan. Kasi nagkakapilitan ko nga, nanghugas ko pinggan, nanilo ko sa garden, nanilhi ko sa balay, naghimos ko sa matindaan, so... Ang subject nga, hindi ko malintan, na teach someone sa manicures and pedicures. Dira ko na learn how to clean the nails and sa mga nail art. Hasta nga, nadala ko siya, hasta nag-amunan ng edad ko. Hasta nga nagamit ko man siya sa abroad, ma-sideline ko siya. Kanabi siya magtudlo, tapos crush ko siya. Hindi lang lesson in school ang na-teach niya sa akin, but also lessons in life. Sa
iyang pagka-strikta, naging disiplinado ako. Epekto sa life, ang muna nga dapat kinanglan ka balo ka sa imo nga capability before ka mag-present ka anything bago mo siya himuon para at least you get good results. In the end of the day, galit, subong ko lang na-realize nga bisag kagamay lang sa details sa duwa ka araw, dako ang impact sinagali sa atong pangabuhi. Subong, kay ga-ubra ako sa isa ka eskwelahan, na-realize ko kung ano kabudlay ang sitwasyon sa isa ka maestra kung ang isa, duwa, tatlo ka estudyante wala ka pay attention. So, subong na-realize ko nga kabudlay galing sa pangabuhi, sa kabuhi, sa teachers. Every day, may numbers ko nga kinakaptan. May numbers ko ginakompute. So, related sa math. Na-realize ko nga, it is still important to listen. Hindi mo pag-intindihon ang self mo lang. So, kung sagad ka na sa math, imbig po at silingon nga ang seatmates mo or ang upod mo, hindi na gusto mamati. So, syempre, kahit istorya ka, mamati sa imo instead na mamati sa teacher mo. Para malikaw ang the way nga, maglikaw sa mga tao nga may complain. Great impact sa akin as employee kay ang discipline pa rin in, towards people, kinanglan ano ka, kalmado ka. Pagdating sa irate member, kinanglan diretsyo ka maghambal. Pero maskin ano nga yun lang kaakig sa akin, this ano nang control ko ang akin nga, si akin nga, nakumpuso galing akong paggalingon. Ang discipline ginanggastig sa mind ko. Tapos ang manner of approach sa tao, amo na nga ako nga ginastig sa akin nga paminsaron git. So far, amo na nga ako nga experience sa ako nga mga teachers sa high school nga hindi ko gid malimtan as sa subong ginadala ko na. Taught me discipline which until now, gina-apply ko sa bata ko. Bata ko, magpapirma sa akong journal. Ginabalan ko man sa nga, wala ko maningin himo nga, gimputa mo na de. Honesty is the best policy. Tuod mo na ang grappling corruption ay gaano sa cheating. Connect sa cheating. Kahit sa school pa lang kita dapat na natudlo na sa ato na hindi mag-cheating, mag-exam, dapat kung amo lang na score mo, amo lang na hindi na mag-cheating, mag-kopya sa iba mga classmate. Kung amo lang grades mo, amo lang na patunan mo lang na sa makagraduate naman ng Yapon sa high school. So, ang sa ako na application sa kabuhi ko sina, hindi man nga kasi isang after nag-medtech ako, nag-teach man ako partial, ching job sa San Agustin. May sindak style din, pero hindi kasi sindak ni ma'am ano. Every time na ako mag-lecture, nagatuon kita ako mga estudyante, kaya nga may pre at post-test. Siguro, mula mamati ka sa mga teacher, hindi lang isa ka bagay na isa lang ka sa why, dapat na i-apply mo agad na. One word is enough for the wise man. Ang ako mga kabataan, kung paano kung magtudlo man sila. So, especially yung akong eldest nga, na, syempre may buot na, gahambal na gid. So, gahambal na sa mga, mami, bakit hindi ka naging teacher? Sabi nga nun. So, sabi ko, bakit? Sabi nga nun. Sabi niya kasi magaling ka daw magturo, ganyan. Sabi ko, I owe it my teachers. Ang lesson nga natunan ko to kay Ma'am Delon mo, dapat observe mo ko sa paligot ko, tapos hindi magunaw na, tapos sa pamati ko, nangalisen yun sa kanang mga ay na-inspire ko sa iya, ang mga natapos ko sa high school. Catholic school siya, ginahasa kami sa maayong batasan, estudyante. So, muna, nakatuon kami sa maayong pamatasan kay ugali sa BCC tungod sa mga maestra at ministro. Na-inspire ko, tiyas na subong ara ko gyapon sa arts and culture, ara man ko sa film and broadcast, kagaw dito, nakadto ang akon nga career. Kagina, ginakita ko nga kadako sa impluensya sa ang tatlo na nga teacher sa akon. Ang natunan ko in life, nakilala din nila tayo dapat mag-focus sa isa, dapat marunong tayo makipag-social life sa iba, marunong tayo makipagkapwa tao, makipag-interact sa iba.
na kailangan, kumbaga sa trabaho, multitasking. Minsan, dinaremind ko sa mga favorite ko nga teachers nga hindi lang kuya puro extracurricular, kundi matuon man ko. Minsan, ginakol nilang attention ko nga, oy, ano po, sa quizzes mo, ang assignment mo kulang, di mayuhon mo sa next na grading para magtaas liwat. Na ti hindi lang yan sa pag-inspire sa akon para sa arts, pati din sa mag-strive hard pa rin kag magtuon gid sang mayo. Kay katulad subong, ang natunan ko no nga ang sa arts and culture hindi lang na siya extracurricular activities na puro lang niya sa out-south, drama-drama. Kuna siya yung it's a career at it's a livelihood. Kanang-lan mamatigid ta. Kay yun pala sa sunod balang araw. Pagka nagkapamilya na pala tayo, may i-apply din natin sa family natin, lalo na sa mga anak mo. Kung namate ka, nakinig ka talaga sa iyang subject, at na talaga nag-focus ka, nag-aral kang mabuti, yun din ang ituturo mo sa mga anak mo. Siguro malimutan nga teachers ng high school si Sir Biba, Ma'am Sinaon, Ma'am Sinaon, si Fina Sinaon, kay Ma'am Abudo, Ma'am Sudivilla, kay Ma'am Alvarado, Ma'am Templa, Ma'am Del Olmo, si Ma'am Del Olmo, Ma'am Piola, si Ma'am Piola, Ma'am Piola, Ma'am Haleko, si Ma'am Haleko, Ma'am Haleko, Ma'am Postudio, Ma'am Antipataya, kay Ma'am Agudo, kay Ma'am Del Olmo, kay Ma'am Tihares, Ma'am Noblesa Nonifara, Sir Ardenico, Sir Tuliba, Ma'am Bustamante, Ma'am Custodio, Ma'am Sullivan, Sir Banyes, Ma'am Antipatea, Aleko, Ma'am Murillo, si Ma'am Agudo, Mrs. Versosa, Ma'am Sinaon, kay Ma'am Nonifara, Ma'am Noblesa, Ma'am Palma, Sir Tuliba, Ma'am Perez, si Ma'am Bustamante, Ma'am Nanyoso, Ma'am Sinaon, Ma'am Noblesa, Sir Tuliba, Custodio,